Nagsisimula ang pelikula kay Annie, isang mayaman at magandang babae na kakarating lang mula sa ibang bansa upang makita ang kanyang pangarap na lalaki na si Horan. Nagpa siya si Annie na pumasok sa parehong paaralan para kay Horan upang subukang makuha ang kanyang puso. Sa ibang lugar, isang malamyang babae mula sa isang pangkaraniwang pamilya na nagngangalang Millie, naginising ng kanyang sumisigaw na ama dahil si Millie ay mahuhuli na sa klase. Si Millie ay bumangon sa kanyang kama at naghahanda para pumunta sa paaralan. Tulad ng iba pang mga pangkaraniwang tao, nagpupumilit si Millie na makapasok sa masikip na lokal na bus ngunit hindi niyang nagawang makasakay at dahil dito mahuhuli na siya sa kanyang klase. Buti na lang may dumaan na sasakyan at sumakay si Millie, habang tuwang-tuwa siyang nakikinig sa kanyang paboritong artist na si Gian sa radyo. Samantala sa paaralan kung saan may mga estudyanteng lalaki na nakasilip sa isang telescope para makita ang mga babae sa ibaba. Dumating ang dream guy ni Annie na si Horan sakay ng kanyang bike, ang mga babae sa paligid niya ay agad namang nagbablash. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Annie, ngunit hindi niya ito sinagot dahil hindi niya ito gusto. Hindi nagtagal, dumating si Annie sa paaralan at patuloy na tinatawagan si Horan. Nang makita si Annie ng mga lalaki, lumapit ito sa kanya upang tulungan si Annie. Habang si Millie ay dumating sa gate ng paaralan na nagmamadali dahil kailangan niyang pumunta sa banyo ng mabangga niya si Annie at pareho silang bumagsak sa lupa. Nairita na si Annie kaya pinagalitan niya si Millie bago umalis. Sumunod na eksena, desperado na si Millie na pumasok sa loob ng banyo na hindi niya namalayan na pumasok siya sa CR ng mga lalaki, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Sinagot ni Millie ang tawag at tiniyak sa kanyang ama na nakarating na siya sa paaralan ng ligtas at sa oras, nalingid sa kanyang kaalaman ay may isang lalaki sa tabi niya sa kabilang banyo. Nang marinig ng lalaki ang boses ng babae, siya ay nagtataka kung siya ba ay nasa CR ng babae. Natapos si Millie at sinubukang maghugas ng kamay ngunit hindi niya mahanap ang sabon nang dumating si Horan. Napagtanto ni Millie na nasa CR siya ng lalaki, gayunpaman ay wala siyang pakialam at basta na lang lumabas habang iniiwan niya si Horan. Pagkatapos ay pumunta si Millie sa paleontology department para sa admission, sa paraan na muli niyang nakatagpo si Annie, nagsimulang humingi si Millie ng tawad kay Annie ngunit wala sa mood si Annie at hindi pinansin si Millie. Sa paleontology department ang profesor ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono kaya hindi niya narinig si Millie na kumakatok sa pinto sa labas. Sinubukan ni Millie na itulak ito mismo ngunit ang pinto ay napatigas, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay nabuksan ito, ngunit nadapa siya sa sahig. Kasabay nito ang pagdating ni Annie. Hindi pinansin ng profesor si Millie at magalang na tinanggap si Annie. Sinimulan ng professor ipaliwanag na si Annie ang nag-iisang babae sa paleontology department at dapat siya ay mapalad na magkaroon ng isang profesor na katulad niya. Sinabi ni Annie na naparito lang siya para hanapin si Horan at hindi siya interesado sa kanyang department. Habang si Millie ay sinubukang ipakilala ang sarili sa profesor ngunit muli siyang hindi pinansin. Sa halip ay sinabi ng profesor na hanapin niya kinaroroonan ni Horan bago siya umalis sa opisina. Pagkaraan ng ilang sandali ay sa wakas nakipag-usap na si Millie sa profesor, at napag-alaman niya na siya lang ang nag-iisang babae sa paleontology department. Pagkatapos ay nag-abot sa kanya ang professor ng isang registration form at nang suriin ito, nalaman ni Millie na kailangan niyang kumuha ng selyo mula sa class advisor, kaya mabilis siyang lumabas nang hindi nakikinig ng maayos sa kanyang profesor. Sa susunod na 15 minuto inikot niya ang buong paaralan upang hanapin ang kanyang class advisor, ngunit sa pagod ay bumalik si Millie sa professor office. At sinabi niya kay Millie na siya rin ang class advisor, at kasalanan nito ang hindi pakikinig sa kanya ng mabuti kanina. Nilagyan niya ng stamp ang registration form ni Millie at pinayuhan itong isumite ito sa department head sa pagkakataong ito. Hindi siya pinakinggan ni Millie ng mabuti at nagmamadaling lumabas para hanapin ang department head ng paaralan. Ngunit muling bumalik si Millie sa opisina ng profesor kung saan naghihintay lang ito sa kanya. Ang hindi pagkakaunawaan ay lumalabas na ang profesor ay ang advisor at department head ng paleontolohiya at iisa lamang ang opisina para sa ganoong kurso. Sa ibang lugar si Horan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina na nagpapaalam sa kanya na si Annie ay nasa paaralan upang hanapin siya. Ngunit nang makita ni Horan si Annie ay nagtago lang ito. Dumating si Professor at Millie sa lokasyon at sinimulang suriin ang isang dinosaur skeleton. Ipinaliwanag ng profesor na si Horan ang nangungunang estudyante sa klase at marami pang dapat matutunan si Millie mula sa kanya. Sa kasamaang palad hindi sinasadya ni Millie na tamba ang skeleton at nagkapira-piraso. Sinabihan ng profesor si Horan na samahan si Millie sa girls' room. At nandoon si Annie at sa wakas ay nakita na rin niya si Horan.
Sa kapeterya sinabi ni Annie kay Horan na dumating siya mula pa sa New York para lamang makita siya. Gayunpaman si Horan ay walang pakialam, at sinabi ni Annie na huwag niyang gawin ito sa kanya. Samantala, dumating din si Millie sa cafeteria ngunit binubuli lang siya ng mga mag-aaral, at nadapa si Millie. Nang makita ito ni Horan ay sinubukan siyang tulungan, ngunit si Annie ay humarang sa kanya. Kalauna nilapitan si Millie ng isang mag-aaral upang ipaalam sa kanya na magkakaroon sila ng welcome ang event mamaya sa gabi, at ang lahat ay kailangang magsuot ng espesyal na costume. Nasa sabik na umuwi si Millie at nagsimulang maghanap ng costume na inirerekomenda ng kanyang ama na magsuot siya ng damit na dinosaur dahil naniniwala siyang ito ang papa-stand out kay Millie. Hindi gusto ni Millie ang ideya ngunit nang atubili siyang sumang-ayon. Gayunpaman lumalabas na ang kanyang kaklase ay nagsinungaling kay Millie tungkol sa costume party, katunayan ay isang regular na party lamang ito, pagdating niya sa party suot ang dinosaur outfit lahat ay nagsimulang pagtawanan siya. Dumating ang kanyang ama na nakasuot ng superhero costume upang samahan siya umalis. Kinabukasan sa paaralan lahat ng mga department head ay nagtitipon para sa isang pagpupulong sila ay nag-oorganisa ng taunang beauty competition, isa sa mga guro ay tinutuya ang paleontology professor dahil sa walang sinumang babaeng estudyante sa kanilang department ang sasali sa paligsahan. Ngunit sinabi ng professor na may bago siyang mag-aaral na babae para sasabak sa nasabing competition. Samantala sa silid-aralan naman ay abala si Millie sa kanyang panaginip tungkol sa crush na si Gian, nang ginising siya ng kanyang profesor. Dahil sa fan ni Millie si Gian at hinikayat siya ng kanyang professor na makilahok sa paligsahan sa pagsasabing. Isa si Gian ang isa sa mga hurado at makikilala niya ito ng personal. Nang marinig ito ni Millie kaagad na pumunta para mag-sign up para sa kompetisyon. Pagkalabas ni Millie ay biglang bumuhos ang ulan at wala siyang dalang payong. Ngunit para kay Annie ay may isang pila ng mga lalaki ang naghihintay sa kanya na pumili ng isa sa kanilang mga payong. Gayunpaman ay tatanggapin lamang ni Annie ang payong ni Horan kaya hinintay niya ito. Ilang sandali ay dumating na si Horan. Nagulat ang lahat, nag-aalok siya ng kanyang payong kay Millie na nagdulot ito ng ilang sigalot sa pagitan nila ni Annie. Kaya nagpas siya si Millie na umalis habang umuulan na walang dalang payong, nakita ni Horan na napaka-cute nito kaya iniwan niya ang kanyang payong at sumama kay Millie. Pag-uwi ni Millie ay sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa kompetisyon na siya ay nag-aalinlangan sa una, ngunit pagkatapos ay sinimulan niya itong turuan na sumayaw at magtanghal para sa audition. Sa araw ng audition lahat ng mga kalahok ay nagpapakita ng kanilang mga talento kung saan si Annie ang nauuna sa listahan. Si Millie ay gumaganap ng kanyang kakaibang sayaw na dinosaur at tulad ng inaasahan lahat ay pinagtatawanan siya, gayunpaman si Horan na kasama rin sa mga manunood ay naaaliw sa kanyang pagtatanghal. Samantala ang mga hurado ng paaralan ay malapit nang tanggalin si Millie sa paligsahan ngunit ang propesor ay nakiusap sa kanila na huwag gawin ito, na sinasabing ito ay makasisira sa reputasyon ng departamento kaya nag-aatubili silang pumayag na ipasok si Millie sa susunod na round. Kasunod ng audition ang mga babae na na-eliminate sa unang round ay nagsimulang tuyain si Millie na nagtatanong kung paano siya nakapasok sa susunod na round dahil siya ay isang pangit na hag, gayunpaman ay hindi niya pinansin ang mga ito at pumunta sa kanyang mga klase. Sa susunod na eksena na nagtitipon ang mga kalahok, sa paligid ng swimming pool para mag-practice ng kanilang catwalk struts, dahil hindi marunong maglakad ng naka-high heels si Millie ay nahulog siya sa tubig nang makita ito ni Horan ay agad na tumalon sa pool, at iniahon siya pagkatapos ay binigyan siya ng mouth-to-mouth resuscitation, at salamat nagising si Millie ngunit nang makita niya ang gwapong si Horan sa itaas niya ay agad siyang tumayo at umalis. Pagkatapos narinig ni Millie ang kanyang propesor na may kausap sa telepono at nalaman niya na dahil sa kanya kaya siya nakapasok sa next round ng kompetisyon, bilang resulta nagsimula siyang magtaka kung ang lahat ng mga pangit na komento ng kanyang mga kaklase ay totoo. Kinabukasan ay hinarap ni Millie ang kanyang propesor na nagpa siya na huwag nang ituloy ang kompetisyon, nang marinig ito siya ay nabigla dahil siya ay labis na nag-aalala tungkol sa reputasyon ng departamento. Mamaya sa klase sinabi ng profesor sa mga mag-aaral na natagpuan niya ang isang lumang mapa na nagpakita sa isang bihirang artifact na gusto niyang hanapin, at inutusan ang mag-aaral na hanapin ito at dalhin sa kanya at sasama si Millie sa kanila. Ang mga mag-aaral ay naghahanda na para sa kanilang misyon, sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang lalaki at anak nitong babae. Nagpa siya ang mga mag-aaral na magpalipas ng gabi kasama ang kanilang mga bagong nakilala, sumasayaw sila at nagsaya buong magdamag. Sa kasamaang palad nang nagising sila sa umaga ay wala nang makita ang kanilang sasakyan, lumabas na ang bago nilang kakilala ay kinuha ang kanilang sasakyan. At nagpatuloy ang mga mag-aaral at napadpad sa disyerto at sa wakas ay narating nila ang malaking kastilyo na naglalaman ng artifact.
na nasa sabik silang pumasok sa loob ng kastilyo at tinitignan ang mga estatwa. At isa sa mga kaibigan ni Horin na aksidenteng nabuksan ang isang pintuan at pumasok sila upang magmasid. Pagkatapos aksidenteng natapakan ng isa pang mag-aaral ang isang buton at nakulong sa loob si Horin at Millie. Ang kanilang kasamahan ay pumindot pa ng isang buton dahilan upang mapaharap sina Horin at Millie sa mga na-trigger na booby trap sa loob. Pinoprotektahan ni Horin si Millie sa bawat panganib na nagaganap. Pagkatapos nakakita ang dalawa ng kakaibang pinto at nahanap ang artifact na hinahanap nila, ngunit nang kunin ito ni Horin ay nagsimulang lumindol ang loob. Kahit papaano ay nakatakas sila sa lugar. Pagkatapos ay napalibutan sila na isang kakaibang katutubong grupo. Si Horin at Millie ay dinala sa kanilang Reyna na nagngangalang Kenny na kamukha ni Annie. Tulad ni Annie, si Kenny ay magkagusto kay Horin kaya dinala niya ito sa kanyang pribadong silid. Samantala si Millie kailangang makipagduel sa bodyguard ni Kenny, habang si Horin ay nagawang makawala kay Kenny at saka ng kamay nito. Sa kabila ng pagsusumikap ni Horin na matalo ang grupo ng mga katutubo, hindi niya ito nagawa, at muli silang nahuli at ang bawat isa ay nakatali sa isang kahoy na poste at iniwan upang maisakatuparan ang pagbitay sa umaga. Sumasapit na ang gabi na pagtanto ni Millie na malapit na rin siyang mamatay, kaya tinanong niya si Horin kung gusto ba niya si Annie ang perpektong babae sa paaralan. Sumagot si Horin na may gusto siya sa isang babaeng clumsy at nakasuot ng salamin sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Millie na siya ang tinutukoy kaya't namumula siya. Kinaumagahan ay dinala si Millie sa lugar ng pagbitay. Si Horin ay nakalaya at nilabanan ng mga katutubo, si Horin at Millie ay nagawang makatakas. Nang makarating sila sa disyerto ay nakita nila ang kanilang mga kaibigan na naghihintay sa kanila sa sasakyan kaya lahat sila ay nakauwi na buhay at ligtas. Sa susunod na araw dinala ni Horin at Millie ang artifact sa propesor at nalaman nila na peke pala ito, at inatasan niya ang mga mag-aaral na gawin ito, para maaliw ng mga estudyante ang kanilang sarili. Mamaya nalaman ni Millie na nakapasok talaga siya sa second round dahil sa kanyang sariling kakayahan at hindi dahil sa tulong ng propesor, kaya napagdesisyonan niyang makibahagi muli sa competition at nag-alok pa si Horin na bigyan siya ng makeover. Pagkatapos ng makeover sa mukha ni Millie ay ganap na nagbago ang kanyang mukha, at lalo pang lumalim ang pagmamahal ni Horin sa kanya. Sa ikalawang round ng paligsahan, matagumpay na nakuha ni Millie ang puso ng judge kasama ang kanyang iniidulo na si Gian, at nakapasok sa final round. Pagkatapos ng palabas ay excited niyang binati si Gian at pinag-usapan kung gaano siyang tagahanga nito, habang si Horin na bumili ng bulaklak para kay Millie na nakita niya si Gian at Millie at nang selos si Horin. Nakasalubong ni Horin si Annie sa daan at ibinigay sa kanya ang bulaklak para pagselosin din si Millie. Ngunit kalaunan ay hinarap ni Horin si Annie na nagsasabing hindi siya nito gusto at sinabihan itong itigil ang paghabol sa kanya. Galit at malungkot si Annie. Si Annie ay naging determinadong manalo sa kompetisyon kaya sinubukan niyang akitin si Gian. Gayunpaman ang kanyang alindog ay hindi gumagana sa kay Gian, kaya nagpasya siyang sirain ang pagtatanghal ni Millie sa entablado. Sa final round, sinimulan ni Millie ang kanyang performance, ngunit pinatay ni Annie ang power at inutusan ang lahat na umalis sa bulwagan, dahil siya ang pinakasikat na babae sa paaralan, karamihan sa mga mag-aaral ay obligado, ngunit sa sandaling iyon ay emosyonal na sinabi ni Millie sa lahat na ito ang kanyang isang pagkakataon upang magtanghal kaya nakiusap siya sa kanila na wag munang lumabas at nagsimulang kumanta, at lahat ay nagsimulang magsaya kasama ni Millie. Susunod na araw sa paaralan kung saan si Melly at Horin ay opisyal na naging sila. Mamaya nakatanggap siya ng tawag mula sa punong guro at si Millie ay kinakabahan. Ipinahayag ng punong guro na siya talaga ang nanalo sa kompetisyon dahil sa kanyang katapatan sa pagsusumikap at dedikasyon. At dito nagtatapos ang pelikula, huwag kalimutan na mag-subscribe kaibigan, salamat!